Samahan ng mga laging puyat. Yan daw ang mga nakatira sa isang bahay sa bagong baryo sa Caloocan. Dahil hindi sila makatulog ng maayos, gabi-gabi na lang. Bakit? May gabi-gabing bumabasag sa katahimikan ng mga tigabagong baryo sa Caloocan City. Para po siyang tambutyo ng motor. Sobrang lakas. Yung sa babo. Napakalaki. Ganon. Ang tinutukoy nila. Ang kapitbahay nilang si Rip na grabe raw kung makahilig. Bagay na ikinakukonsume maging ng sarili niyang misis na si Judine. Ano pa ang gulo? Kayo makakatulong kayo na. Alas 4 na. Matok na ako, pwede ako makatulog. Gawa na ang ihi niya. Ma, tumagulig ka nga. Nakakailang papik at gising si Judine sa kanyang mister na hindi pa rin magising-gising. Taon pa nga ang ulo ni Raymark nakaangat na sa lakas ng kanyang paghilik. Hindi ako tulog talaga pag naririnig ko sa'yo. Ang haba ng hilik ni Raymark umaabot daw ng 20 seconds. May mga pagkakataon pang araw, parang nalalagutan na ito ng hininga. Parang mutamos. Mas ka nang higa mo. Para magising. Man! Uy! Todo, yung sa akin, sampal ako eh. Mabatuwa na naman ako. Tatakip na ako nung una eh. Pag hindi ko na talaga kaya't na sisikuhin ko na. Doon ka matulog sa labas! Ha? Natutulog ako minsan sa labas kapag hindi na siya makatulog sa sobrang lakas ng hilik ko. Kung ako sa kasama na binidyohan yung pagtulog ko. Tinin sa akin ng kasama niya kasi kung ganito ba talaga matulog to. Pre, ba na yung hilik mo nakakatakot? Baka dito ko pa mamatay. Kain po ako. Tingin po ako. Dati po, 75 lang po ako. Ngayon po na 93 to 94. Hindi namin magawang mag-ersisyo. Para lubos na maunawaan ang gabi-gabing pinagdaraanan ng mag-asawa, pumayag silang kabitan ng CCTV ang kanilang kwarto. Alas 12 ng hating gabi, nagsimula nang humilik si Raymark. Ilang sandali pa, gumagalaw na rin ang kanyang binti. At para pang nagsasalita. Pagpatak ng alauna. Si Raymark nabunan, kaya siya nagising. Alas 2 ng umaga, nung nagsimulang gumalaw ang buong katawan niya. Humahawak na rin siya sa kanyang dibdib. Alas 5 ng umaga nung subukan ng sabunutan ni Judy ng asawa para magising. Ayon sa mga espesyalista, nangyayari ang paghilik kapag ang hangin na hinihinga habang natutulog nahaharang sa lalamunan. Ang resulta, gumagawa ng malakas na tunog ang lalamunan.
karaniwang dahilan daw ng paghilik, paninigarilyo, pag-inom ng alak, obesity, stress, pag-inom ng mga depressant, muscle relaxant, at pagtulog ng nakalapat ang likod o nakahilata. Patulong din sa iba yung positional therapy na pag matutulog, mas mataas yung ulunan o kaya itatagilid talaga. Ang labis na paghilik, mayroong magdulot ng pagkapagod ng puso at mababang level ng oxygen sa katawan na posibleng mauwi sa kamatayan. Natatakot ako sa kondisyon niya, baka di ko mamalayan, sarap ng tulog niya, bigla na lang siyang atakin. Gusto ko po sana mapaggamot, malaman kung ano yung kondisyon niya para di na rin ako mag-ward. Kasi kakakasal lang namin, buntis pa ako. Yung sana nga, gumaling kagad siya. Kailangan ang ating katawan ng tulog para mapahinga at ma-relax. Kaya hindi tama na magdulot ito ng kaba.